Hello mga Parch, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon, ang gagawin po natin, itong isang electric fan. Ang problema po mga Parch, nitong electric fan na to, ayaw pong umandar. Ngayon, aalamin po natin kung yung kanyang makina or yung stator niya buo pa or sira na. Gagamit po tayo ng isang analog multimeter. Ayan, at ikakalibrate po muna natin bago po tayo mag-test. Ayan mga Parch. Ayan mga parts, okay na. Naka-calibrate na. Ngayon dito po tayo magte-test. Ayan, mga parts, unahin po natin doon sa line ng ating kapasitor. Ito. Itong dalawang block po na to. Ito po yung linya ng ating kapasitor. Ayan. Naputol ko na po kasi. Natanggal ko na yung kapasitor para po tayo mabilis sa ating panunod. At ituturo ko po sa inyo kung paano po natin malalaman yung makina natin ng electric pan buo pa or sira na. Ngayon, ito yung apat na wire. Ito yung nakakonect sa ating selector switch. At yung isang wire ay nakakonect sa ating common wire. Ngayon, hindi po natin alam dito kung alin yung common wire kasi nga nakakalas na po ito, mga parts. Nakakalas na, kaya gagamit po tayo ng analog multimeter para po malaman po natin na buo yung ating stator, mga parts. Ngayon, dito, ito, magte-test po tayo dito sa line ng ating kapasitor. Ayan mga parts, meron po tayong nakukuhang 990 ohms. Ayan o, hindi ko masyado makita, nasisilaw ako. Nakatuto kasi yung ano, yung camera natin dyan. At kayo lang po ang masyadong nakakakita. Pero palagay ko 990 ohms to mga parts. Ibig sabihin yan, pagka po ganun yung nakuha natin sa line ng ating kapasitor, buo po yun. Buo yung linya po na yun. Ngayon dito naman po tayo mga parts. Ngayon mga parts, dito po tayo sa linya ng ating selector switch. Itong apat na wire. Yung isang wire po na yan, common wire. At yung tatlong wire, yun yung linya ng ating selector switch na number 1, number 2, at number 3. Ngayon, hindi po natin alam kung alin dito yung common wire. Kaya hahanapin po natin mga parts at ituturo ko po sa inyo. Ayan po mga parts. Pagka po ganyan yung ating nakukuha, yung white saka ano po ba yan? White saka pink. Mga parts, 149 ohms. Ayan o. 149 ohms. Ibig sabihin yan, mga parts, hindi po yan yung linya ng ating common wire. Ayan o. Pagka po ganyan yung ating nakuha. Diyan sa dalawang wire na yan. Ito po ay linya ng ating selector switch. At dito naman po sa kabila. Ayan, tingnan nyo po sa kabila. 57 ohms. Ayan o, kitang-kita nyo mga parts, 57 ohms. Okay. Ibig sabihin yan, hindi po ito yung linya ng ating ng kapasitor, ng common wire. Ito po yung linya ng ating selector switch. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo po mga parts. At ito, panigurado ko, ito yung linya ng ating common wire. Yung isang wire na to. Ayan o. Sinasabi ko na nga ba mga parts. Wala po tayong nakukuhang ohms. Dito, ayan o, wala po tayong nakukuha. Ibig sabihin yan, ito yung common wire. Ang naging sira po nito, yung thermal fuse. At okay naman po yung kanyang makina. Ayan o, pagka po ganyan yung nakukuha nating resistance. Ayan o, sa tatlong wire na yun. At yung isang wire, nawawala. Ito na yung common wire. Yung nawawala na yun. Yung wala po tayong makuhang resistance. Ito. Ayan, ngayon para po tayo makasigurado dito. Kukuha po tayo ng isang linya dito. Lalagay po natin yung test probe natin dito sa line ng ating kapasitor. Ito o, yung dalawang block na to. Ito yung linya ng kapasitor mga parts. Ayan o. Ayan o mga parts. Dito po tayo magte-test para po malaman talaga natin buo yung ating stator. Ayan o. Kitang-kita nyo po, meron po tayong nakukuhang resistance. Ngayon, kung mababa po yung nakukuha nating resistance, ilipat po natin yung test probe natin sa isang line ng ating kapasitor. Diba, dalawa yung line ng ating kapasitor, dalawang kuryente. Ilipat po natin yung isang test probe natin. At itest po natin. Ayan o. Yan po yung tamang resistance niya. 743 ohms. Ayan. Yung sumunod, 687 ohms. At yung sumunod, 597 ohms. O diba? Kung alin po yung
mataas ang ohms, yun po yung number 1. At kung alin po yung mababa ang ohms, yun po yung number 3. Yun po yung pagkakatandaan nyo pagka po magre-repair kayo ng isang electric fan, para po mahuli nyo yung number 1 at number 2 at number 3. Ayan mga parts. Paano, maraming salamat mga parts. Sana po nakakuha po kayo ng idea.